Di po kagandahang balita muna. Dalawa ang patay habang lima ang sugatan sa pagsabog sa isang truck sa terminal ng bus sa Marikina City kanina. Hinihinalang may dalang mga paputok ang truck na sumabog. Yan ang ulat ni Joshua Garcia. Binulabog ng malakas na pagsabog ang bus terminal na ito sa Marikina City kanina umaga. Base sa paunang investigasyon, nanggaling ang pagsabog sa isang truck na naglalaman umano ng mga paputok at mga tela. Dito na sumiklab ang apoy at nadamay ang isang pampasaherong bus. Kwento ng bus driver, nakaparada siya sa tabi lang ng sumabog na truck. Mabuti na lang at bumangon siya sa pagkakapahinga sa ilalim ng kanyang sasakyan. Doon talaga pumutok sa tapat ng luyan ko. Doon talaga siya sumabog. Kaya nakapunta lang ako sa likod. Segundos lang din pag-upo ko sa upuan, sabay blast. Parang binuhat ako na kinalapon ako sa loob. Nakita, nawalan ako ng malay. Tumakbo ko sa likod. Hindi ko malaman kung anong nangyari sa akin. Patay ang dalawang driver ng truck na hindi pa nakikilala. Lima naman na nagkaroon ng minor at major burn injuries na agad itinakbo sa ospital. Kinumpirma naman ng Marikina DRRMO na may mga bakas ng paputok sa pagsabog habang patuloy pa rin inaalam ang tunay na sanhi ng insidente. So nakakalat mga kwitis, yung mga malalaking fireworks, mga plapla ba yun, nagkalat talaga dun. So talagang dun sa report pa lang na sumabog, automatic inisip kagad namin yung mga fireworks na sumabog eh. Samantala, sinusubukan pa rin ng mga otoridad na kunin ang banding ng pamunuan ng BFCT East Metro Transport Terminal maging na may-ari ng sumabog na truck. Okay, ang unang kwento is bagong dating yung bus. Then yung security guard naman ang sinasabi nakapark lang daw dun. Kaya medyo questionable sa BFP, kung yun ay nakapark lang doon, bakit may mga fireworks tsaka may mga gamit sa ilalim? Ongoing investigation tayo. Josh Garcia, para sa Bayan.